Di ko, wala kasi akong dalang ruler kanto for that time. So, ginanong ko sa braso ko. Ganito siya. Malaki po. Lo, parang yun ang mabos ng abing laki ko. Char. Char lang. So, yes po. Opo. Sa car. Sa mountain paramesis. Marami po. Meron din po sa Tagaytay. Kaso sa Tagaytay po kasi seasonal. Hindi po sila all year round. Kasi may peak season lang doon na malamig po talaga. Parang August to February. Kung sino pa po ang nakaka-rinig-rinig ng lamig-lamig doon sa Tagaytay. Mga August to February po. Yan po yung malamig talaga sa kanila. Then si winter mushroom. Para lang po ma-familiar tayo kung ano ba yung itsura ng winter mushroom. Ito po yan. So ito po ang kanilang wild. Ito po, ito na po yung kinukultivate nila. Hybrid na po ito. So, di ba po, sa ibang bansa nag-hybrid na, tayo wala pa. So, napag-iwanan na po talaga tayo. Sa teknolohiya po sa ibang bansa, sa India, ganyan talagang marami na po silang hybrid na ginagawa po. Pero tayo, wala pa talaga. So, napag-iwanan na po tayo sa teknolohiya po ng pagkakabuti. So, ito po, Abalang Mushroom Sublerotus Variety din po yan. So ito po, huwag po kayong malilito, huwag po kayong mako-confuse. May pagkakaiba po sila. Si White Oyster po, compared kay Abalang Mushroom po ang kanyang kulay. Then, meron din siya kapatid Black Abalon. Na si Black Abalon, thicker din po yung kanyang meat compared kay Oyster Mushroom po. Then, pero ito pong si Abalang Mushroom, familiar po ba kayo, naririnig niyo na po si Mushroom Burger? Yes. Sa Tagaytay? Yes. Yan po yung ginagawa nilang burger patties. Burger patties. Mas masarap. Si Abalang Mushroom. Malasa po kasi talaga. Mamaniyo, ano yung difference ng wala culture? Malasa ba? Wala naman po. Na culture, yung environment na kung saan siya tumutugo. Bada yung taste niya, the same lang. Yun po ang kabuuan ng ating mushroom. Punta na naman po tayo, i-familiarize naman po natin ang ating mga sarili sa mga klase ng kabuti na napabibilang sa mundo or sa grupo ng leaf litter mushroom. So, unang-una dyan ang ating native na si straw mushroom o kabuting natin. Then, meron din po tayong button mushroom na si button yan po yung hinahalo natin sa ng Jollibee pasta sa nakalata, yan po yun. Si white button mushroom. Si white button mushroom po, siya po yung tinatawag nating true button mushroom. Bakit may true? Ibig sabihin, may fake. Meron po, actually. So, fair po yan ni kabuting saging. Bakit po? Kasi si kabuting saging po, meron po siyang button stage. Na-harvest po siya in button stage. Hindi po dito. Kasi kapag ka naging ganito na po siya na hinarvest nyo, tapos hindi nyo po siya na-consume within 24 hours, lusaw na po yan. At saka ang binibenta po, actually, ito po. Kasi po, kapag ka hindi nyo po siya hinarvest ng ganyan, inantay nyo po yun, loss nyo rin po yun kung kayo man po ay grower. Bakit po? Mas magaan po kasi ito mas mabigat. At mas masustansya po ito compared dito. Kasi ito, bakit mas magaan? Kasi lumabas na yung kanyang spores. Okay po. So ito po si Newly Dubai po atin, all the way from India, si Milky Mushroom. So marami na po, may mga existing grower na rin po tayo ng Milky Mushroom. Nandiyan yung familiar kayo kay Miss PJ Milky sa Marikina? Marikina ba yun? Sa Marikina po. So yun, existing din po sila. Pero ito pong klase ng kabuti na ito, hindi po natin ito native. Okay po? Galing po ito sa India. Culture po or native po yan ng India. So inintroduce po nila yan sa atin. So ang scientific name po niyan is Calosaiba Indica. So syempre dahil galing siya sa India. So ipinangalan po sa kanya. Okay po, so tropical mushroom din po yan. Masarap kasi siya. Masarap din po, opo.
natin. Sibutan mushroom compared kay milky mushroom. Kung sibutan mushroom, medyo mahirap siya patubuin para sa atin kasi pang malamig po yan, nasa 17 degrees. Pwede niyo po siyang palitan ng milky mushroom po. Pwede niyo po siyang i-substitute kay button. Kasi halos yung beneficio po ng button mushroom sa milihas ilan din po. Milky mushroom po tropical, ibig sabihin po pang mainit na lugar. 30 to 37 degrees po yan. Nabubuhay po siya doon. Okay po? Leaf litter siya, pero may twist ng kaunti sa kanya. Leaf litter siya totally, pero yung kanyang technology, may pagkabayas. Bakit po? Magkahalong leaf litter at saka woodland po yung kanyang technology. Halo po po. May halo po yan. So, ayan po. May tanong po kayo bago tayo pumunta dun sa ating talagang technology na po? Yes. Meron po, pagdadaanan po natin yan. Nasama niyo rin po. Okay po, isa-isahin natin yan. Chap-chapin po natin from sa katalagang umpisa-umpisa sa pag-usapin niya hanggang sa pag-uha ng spooning, which is yung spooning o gawa ng binhi, napaka-importante po sa atin. Kasi kung yung magagawin ninyo, walang mushroom. Okay po? So, tingnan po natin yung pinaka-summary ng kanyang growing temperature. Si oyster mushroom na si pink, white, gray, isama na po natin yung si Ganoderma. Si po ay nan more than 28 degrees. Ibig sabihin, may kanilang yield na siya magkakang lataas po na 28 degrees Celsius po. Pero mas maganda siya na observahan po natin 22 degrees. Basta kapag lumamig, mas maganda po yung kanyang yield production po. Then, si kabuting saging, si Milky, sila po ay nasa 30 degrees. So, pang-tropical po. Then, si Shiitake, Botan, and King Oyster, pang malalamig lugar po. Then, si Shiitake po, katulad ng nabanggit ko kanina, siya po ay seasonal lamang sa Tagaytay. Okay po? Then, konting trivia po. Si Shiitake, kung bakit po siya tinawag na Shiitake? Ang Shiitake po ay galing po sa Japanese term. Ang shi po, isang buong klase ng puno. Ang take po, kabote. So si Shiitake mushroom, nakita po nila sa shi na puno sa Japan. Kaya po siya tinawag na Shiitake. Kung may maririnig po kayong inokitake, yan, galing din po sa kanila yan. Yun po si winter mushroom. Mas matsutake, mga ganyan na mga mushroom din po. Na pangalan, yung pangalan nila galing po, Japanese term po yan. Then, puntahan po natin yung advantage ng pagmamushroom. Ano ba yung naging advantage? Yes po. So, best po siya na nasa 25 to 28 degrees Celsius po. Okay? Then, tingnan natin yung advantage ng pagkakabuting saging. So, nakasaad po dito na very important cottage industry within sa rural development program. So, ibig sabihin po, cottage industry siya. Bakit po? Kasi hindi na natin kailangan na malalaking espasyo para tayo magpatubo ng kabute. Sa loob lamang po ng maliliit na kwarto or malinis na kwarto nyo po, na vacant po, pwedeng-pwede na po kayo magpatubo ng kabute. Then, ang advantage niya to reduce environmental pollution. Bakit po? Tulad na nabanggit po kanina yung partner na naka-red. Sinusunog daw po yung kanilang dayami. So, additional po, nagkakaroon po tayo ng pollution dahil sa pagsusunog natin. So, nakakatulong po tayo to reduce po yun kasi hindi na natin siya kailangan sunugin pa. Okay po? Then, means of generating employment. Bakit po? Kasi po siya ay matrabaho. Labor intensive po talaga yan. Mararamdaman niyo po yan as we go along hanggang mamayang hapon. Ay, Diyos ko Lord. Ganon. Yun ang ending natin bago umuwi. Buti nakauwi pa ako. Then, improvise additional quality of life dahil sa niyang additional
pera. Yun po talaga yung karamihan. So, halo-halo po tayo nandito. So, naka-enough po kayo nandito kasi na-sort po kayo from thousands talaga. Originally po, thousands ang list. Na-sort po kayo sa inyong pong count. Then, tingnan natin yung kanilang consider. Kung bakit po natin, ano po yung i-consider natin kapag tayo po ay nagkakabuti po? So, distance to market. Unang-una po dyan. Pero si distance to market, hindi po yan naging problema ng Davao. Na si Davao, nagpapatubo po ng kabuting saging. Na ang kabuting saging, once na hinarvest niyo po, perishable po yan masyado. Within 24 hours, dapat makonsume na siya. Magamit niyo na po, makain niyo na po siya. Pero bakit hindi naging problema ng Davao yan? Si Davao po, ang kanya pong consumer, guess what? Si Manila. Bakit ganun? Bakit ang layo? Para ngayon, hindi ba yung masisira, ganyan? Hindi po. Kasi sila, diskarte po ang ginamit nila. Magsasakripisyo po sila. Gigising po sila ng alas ng madaling araw. 2-3 a.m. harvest po nila yan. 3-4 a.m. packaging nila yan. Kasama na dyan travel. Papunta doon airport. Pupunin na lang first flight. So, 5 a.m. nandito na siya sa Maynila. 5 a.m. to 5:30 a.m. nandiyan na siya kay Cartemar. 5:30 a.m. to 6 a.m. ubos na siya. Wala na. Kaya kung sa Maynila po, di ba, ang hirap sa ating magpasubo. Kung gusto mong kumain ng kabuti, magsakripisyo ka. Gumising ka ng madaling araw para may magbili ka. So, fresh na fresh po yun from Davao. So, tuloy po. Yung kung nakikita nyo mga kabuti na kabuting sa dyan sa Cartimal, Libertad, nandiyan sa Divisoria po. Meron din sa Quiapo. So, galing po yun ng Davao. Madaling araw pa lang dinideliver na. So, galing din po ako sa Davao. Paulit-ulit kasi nag-gather din po ako ng data ng ating research doon na King Oyster. So, dun sa airport po, sa airport pa lang, parang hinaharang na yung kabuting saging. Bakit po? Kasi tuwing mag-breakfast ako, basta kakain po ako dun sa pinakamurang site, dun sa airport, nandun po yung ginisa, yung nasute lang na kabuting saging. Grabe. Una-una pong naubos niya. Talagang pagkila lang na kung ano yung in-order. Sinapakasap niya. Dahil po si kabuting saging po, siya lamang po ang merong glutamic acid. Natural na glutamic acid po. Na si glutamic acid, kapag i-convert natin sa chemical, siya po si MSG. Siya yung betchin po. So, meron po siyang natural na betchin. May natural na linam niya. Opo. So, kung ipaprocess niyo po siya, ang maganda po dyan sa kabuting saging na yan, papowder niyo po. Pwede siyang maging alternative ng ating veggie, which is mas maganda, mas healthy kasi meron din siya protein and fiber content. Nandun na rin, may amino acids na rin siya. Okay po? Farm gate po. Kung binalot niyo siya ng plastic, may hangin? Opo, airtight ka pa talaga. Airtight. Opo, yun talaga. Para hindi siya masisira. Pero dapat within 24 hours na pagka-harvest nyo, ma-utilize nyo na po siya. Kasi malulusaw po yun. Kung yun namang, syempre, yung goal nyo naman na syempre mahirap maghanap ng consumer na gano'n or yung inyo pong babagsakan na gano'n, sa so in long term po yun. Para mabenta niyo po siya ng kahit hindi po siya ma-utilize pa, so naka-preserve po yun. Hindi po siya masisira. Ang pang-preserve? Ang pang-preserve lang yung solution, brine solution. So, nitrogen. Opo. Sa kanila lang. Hindi siya malulusa doon sa brine solution? Hindi po. Hindi siya malulusa. Sodium yun. So, tingnan po natin yung transportation of food product
and substrate material. So yan po, isang i-consider natin yan. Kung bakit ko po nasabi yan? Kasi po kami dito, mas ina-advise namin na kung ano po yung available substrate po na malapit po sa inyo, yun na po ang i-utilize nyo. Para po hindi na po sa kinabuta, kailangan mag-hold pa ng substrate ko. Kung yung kailangan ko man, katulad ng oyster ang napili ko. So, si oyster, major substrate niyan, si sodas. Pero ang nasa akin si rice straw. Mamroblema pa ako kasi sodas yung sinabi sa amin eh. Pumunta pa ako sa kabilang bundok para maghanap lang ng sodas. Pero huwag na po. Kasi si rice straw, pwede niyo pong gamitin. Okay po? Dadaan lang, magdadaan lang po yan sa tamang process. Okay po? So, pwede po, additional lang sa atin. Kung ano pong nasa tabi natin, pwede po natin gamitin. So, i-consider pa rin po natin dito si climatic condition. Yung klima natin. Kasi kung ang klima natin, ang napili nating patubuin, si button mushroom, si shiitake, tapos yung lugar niyo pa, ang 40, ay Jesus, ginoo. Yan nga. So, alam nga naman na bumili ka pa ng lupa mo sa Baguio para lang makapagpatubo ng shiitake mushroom. So, kung ang klima po sa inyo, kung mainit, pang mainit po na kasi ng kabuti ang inyo pong patubuin. Okay po? Milky, pwede po. Then, availability ng malinis na tubig po. Importante po yan. Hindi po kasi tayo pwedeng magkaroon, kumuha na lang ng tubig kung saan-saan. Importante po yung malinis para iwas po sa contamination. Po? Kasi alalahanin pa natin na si mushroom na ating pinatutubo siya po ay isang klase ng ama. So, kung kumakain ka po ng mushroom, kumakain ka po ng ama. Po. Yes po. Pwede bang gamitin yung nawasa, pwede naman po. Direkta po. Direkta. Ay, hindi na ba kailangan ano, ang tawag ito? Kasi open mo. Yan po yung the process po ng pagdidilig natin at saka sa paglilinis po ng area natin. Kailangan malinis po ang ating gamitin po. Yes po. Siguro natin gamitin dito ng ano, ng galing sa presidenta. Pwede po. Larong-laro po kung yung pong patutubuin is mga wood rotten, mas gusto po nila yan. Mas gusto nila yan. Lalo po kapag summer, kasi ang summer mainit, matutulog po yung kanilang similia. So, yun po yung nagawa namin actually dito sa lab kapag may summer na. Yung tubig po, yung mismong spray bottle namin, siya pong ilalagay namin sa lab. Imbis na yung inamin namin, hindi. Mas importante pa, si mushroom na, o siya na si Irem, siya po yung pang-spray namin. Kasi ang ano lang naman po, maliit na percent lang naman po ng ano, magnesium chloride yun nandoon. Ay, ko kasi dili po. Pasingawin mo na yung topic bago pwede rin po. Kaso, yan po ay kung marami kayong stock na gasol at kung masisipagin po kayo, palalamigin niyo po yan. Pag lumamig po yan, lalagay niyo po sa yan sa ref. Pwede rin naman po yan. So, pwede rin direkta na from sa faucet, lagay niyo sa NaCl. Maliit na maliit lang po. Prick lang ang ilagay niyo. Pinch lang. Pero, okay lang kahit wala ng asin. Mas maganda kasi kung may asin, mas easily madadry up pa yung tubig. Mas maganda na yung tubig lang. So, tingnan pa natin kung ano pa yung kailangan natin, kung na-consider na natin yung mga bagay na yan. So, kung ako naman ngayon ay magtagagawa na ako ng sarili kong growing house, ano naman ang kailangan ko? So, unang-una po dyan yung kanyang temperature. Okay po. Pero sa temperature, hindi po natin yung problema. Lalo po kung ang area nyo po ay, kung yung ginawa nyo pong bahay ng kabuting saging nyo po is concrete, tapos wala po halos pintura, pwede nyo pong basahin yung buong house. Babasahin nyo lang po ng tubig, malinis na tubig para po bumagsak yung temperature niya. Para lumamig po. Po. You're so rude, Charlie. Nilagay ko doon ang aking mushroom. Opo.
Bakit eh, yan na nangungulubot ang ano? Nangungulubot po yung kanyang. Yung kanyang pagtubo. Yung pagtubo, kasi nangungulubot po rin yung ano. Nakainit, nakakagat. Hindi po. Ano po bang itsura na inyo pong, tawag nito, area? Yung tindahan niya, so may screen po yan. May screen. Saan po nakaharap yung inyong mga fruiting bags? Seski, pang dagdag po sa ating utility bills pagkatapusan. Pero sa gabi, ma'am? Sa gabi, yan. Pwede kayong maglagay ng light. Bakit? Kasi para maprotektan po yung inyong fruiting bags, lalong-lalo yung bunga. Kasi sa gabi po, lalo kung mataas po yung infection ng peste sa inyo, doon sa area nyo, yung talagang pinag-aanohan nyo na, so maglalagay kayo ng maliit na bumbilya, tapos magsasabit kayo ng yellow trap. So doon po, matatrap po yung mga insekto doon. Bakit po? Ang insekto po kasi diretso lang po yung mata nila. So kapag nasinag po sila doon sa araw, totoo po yan, madam. Pag nasinag po sila sa araw, didikit po sila sa yellow trap. Diretso lang kasi sila. Kaya hanggat maaari po sana, yung inyo pong entrance, yung entrada po, yung pintuan po ng inyo pong house, dapat double door po kayo. Na yung double door na yun, magkasalungat. Kung yung isa pataas, yung isa naman pa vertical na, ay pa horizontal yung opening. Tapos kung hanggat maaari, yung door nyo, lagyan nyo pa rin ng net. Kasi once na nailigaw sila, hindi ka na nila masusundan. Pag binuksan nyo po kasi yung inyong pintuan, lalo kung bumunga na siya, tapos mag-harvest ka na, then may sumusunod na insect sa inyo po. So naaamoy kasi nila yun. Naaamoy nila yung aroma po ng prutas. So papasok at papasok.